Good day po sa inyong lahat. Ako po si Neil Employee and welcome back to my YouTube channel. For this vlog, pag-uusapan po natin ang bagong EastWest Mobile Check. Ano po bang ibig sabihin nito? Yung check-in na nakapangalan sa'yo ay ide-deposit mo lang through mobile. Pipicturan mo lang siya at isesend mo na sa EastWest at presto, marireceive mo na yung amount. So, paano ba to? So, dahil nga very convenient yung way ng pagde-deposit sa check-in, hindi mo na kailangan pumunta pa sa branch para kumuha ng number, pumila doon. Kahit nasa bahay ka lang, pwede mo nang magawa. Lalo pa nga kung meron kang lakad, di ba? So, ano ba yung mga requirements? Of course, kailangan meron kang account sa kanila. At kailangan yung check-in, ikaw yung nakapangalan, ikaw yung payee. Of course, kailangan negotiable. Ibig sabihin, hindi expired yung check na hawak mo. At kailangan, yung amount doon is below 500,000. Kung joint account man yan, hindi pa pwede yung may end. Ibig sabihin, yung dalawang pangalan. Hindi pa pwede. Kailangan isang pangalan lang. Kung joint account yun, meron naman or. Diba? Kunyari, Mary Santos, tapos Edward Santos. So, kailangan isa lang doon. Of course, yung currency, kailangan peso. Hindi pa pwedeng foreign currency. Siyempre, dapat wala ring mali doon. Walang erasure. Malinaw mong nababasa yung detalye. Parang ganito kapag sinusulat natin sa likod. Ito lang yung isusulat natin sa likod. Yung EastWest Bank, pangalan, account number, at kung kailan natin i-deposit. And now, punta lang po tayo. Login po tayo sa EastWest Mobile Banking. Tapos po, sa menu, pindutin po natin yung deposit check. At magbibigay po yan sa atin ng OTP or yung password niya, no? Tapos i-accept lang natin. Tapos continue. Tapos pag nakita na natin to, so picture lang natin ng front tsaka yung back ng cheque. After nyan, isusulat nyo lang iba pa yung detalye tapos isasubmit. So, ayun. And then isasubmit nyo na lamang yun. And then ang tatanda nyo lang dyan, kapag on us, yung EastWest to EastWest, marireceive nyo rin siya kagad today. And then kung local check naman, o yung galing sa ibang banko, ay kinabukasan naman siya. So medyo matagal lang naman kapag clearing ng local check. Of course, itatabi nyo yung inyong hard copy, dahil pwede kasing, or baka, hingin ng EastWest branch yan sa inyo. So, itabi nyo lang. So, hanggang dito na lamang po, mga ka-employee. Hoping na marami po kayong natutunan for this vlog. At kita-kits ulit sa aking mga susunod pang mga videos. Maraming salamat!